Good day mga idol! In this video, pupunta tayo ng MOA at magra-ride tayo doon. Pero secret lang, susurpresahin natin yung mga kakilala natin doon. Pagkatapos noon, pupunta rin tayo sa office. Ang tagal ko nang hindi nakakapunta ng office, kaya curious ako kung ano na itsura ng office ko. Napakagulo na ba niya? Napakaaligabok na? Baka mamaya nawala na lahat ng gamit, di ba? And bibisitahin din natin yung motor ko na naiwanan ko doon for 1 year na. Tingnan natin kung ano nangyari sa kanya. At near the end of the video, meron ding magandang sorpresa na nag-iintay sa atin sa office. Tingnan nyo kung ano yun. Na pala, gumagawa ako ng mga racing and training tips videos weekly. Dinodocument ko rin yung mga long rides namin and nagigi-review din ako paminsan-minsan. Kung yan ang hilig nyo, mag-subscribe na kayo. This is Angelo and you're watching Angelo Biker Dude! Good morning mga idol! Today is a special day kasi magra-ride tayo sa MOA. Ang huling ride ko doon ay noong pang March 2020. So almost 1 year na. Kailangan ko kasing pumunta sa office namin sa Pasay. So this is the perfect opportunity para makapag-ride ako sa MOA. Let's see kung anong mangyayari. Highway na! Alin-ride sa Balintawak ngayon. Papunta tayo ng MOA. Dadaan tayo dito sa Skyway. Testingin natin ang bagong expressway. Wala pa yata itong bayad eh, so let's take advantage. Pag may bayad na to, papunta ng Balintawak to MOA, parang 274 yata. Sulit siya pagka traffic, pero pagka ganitong umaga, hindi pa naman masyadong sulit. Pero dahil libre naman, dito na tayo dumaan, isulit natin, di ba? Na tayo ng MOA, tagal ko lang hindi napupunta doon. Napupunta ako doon, dumadaan lang, hindi ako nagpapike. Pero this time, magpapike tayo. Kailangan ko pumunta ng office ng 9 a.m. Bago tayo mag-office, dumaan muna tayo ng MOA, mag-exercise tayo. Ando naman yung mga teammates natin. Pero ang balita ko, napakadami na daw nagpapike sa MOA ngayon. Tingnan natin, di ba? Sabi mas delikado na daw. So yun yung makikita natin ngayon umaga. Tingnan natin kung makakapag-speed pa tayo. Dati kasi dyan lang ako nag-ensayo. Pero ngayon, ewan ko kung makakapag-speed pa tayo. Okay? Naka-uniform na ako. Ito nyo ba? Tara, pagbaba ng sasakyan, diretso na sa MOA. Park lang ako sa office. Exit natin ay sa Buendia. Medyo tinanghali ako. Gusto ko sanang mag-interval sa MOA. Kaso, ang problema, tinanghali ako ng gising na mali ako ng estimate. Kasi pagka mga 5 o'clock ako dumating doon, wala pa masyadong tao, pwede pa ako mag-interval. Kaso, ngayon, hindi na ako pwede mag-interval. So, libot-libot na lang talaga. Bikers! Kung papunta sila ng MOA, see you later mga idol! Nang mag-bike commute dito. Kaya dito lagi ako nang mag-bike commute pag ako pasok. Halala ko to ah. Dito na tayo. Tara! Makalat ng sasakyan. So, bihis lang tayo tapos ito na tayo ng MOA. Ang oras nga pala ngayon ay 6:30. So, nandito na tayo mga idol sa office. Punta na tayo MOA. Lapit lang yung MOA dito. Ito na yung bike natin. Park tayo sa bike parking. Dami na po bike commute. Oh. Tingnan ninyo. Dami yung bikes. Pero well secured dito. Well secured yung mga gamit. Ang ginawa ko dito sa bike parking ay iniwan ko sandali yung gamit ko para pagkatapos mag-exercise, diretso na tayo sa gym para maligo. So after kong iniwan yung bag natin dun sa may bike parking na safe naman, tulad ng sabi ko sa inyo, napaka-safe nung lugar na yun kasi napaka-daming security na dadaanan bago makarating sa portion na yun. Punta na tayo ngayon ng MOA. Andito tayo ngayon sa may Jokno Boulevard. Sa bandang kanan natin ay dati tambak lang ng buhangin yan. And then sa bandang kaliwa, yan naman yung Senado. Tuwing papasok ako sa office, kadalasan may nakikita ako dyan na nagra-rally dati. Pero hopefully ngayong pandemic wala na, di ba? Ang dami rin nagbago dito mga idol. Tulad dito sa kanan, tingnan nyo kung ano yung nandito ngayon.
panibago. Dati wala pa to. Nagbabike kami dito. Nagkaroon ng bakod na ganyan. Ano to? DPWHNCR. We Heal as One. Ah, parang ano to? Ah, ito yung quarantine facility. Wala ka. Quarantine facility, mga idol. Dito tayong bike lane. Bike lane na. May bike lane na. Ainam. Hindi ko na-miss yung amoy ng dagat. Di na ako sanay. Dati eh, sanay na ako sa amoy ng dagat na to eh. Ngayon kakaiba na sa akin yung amoy. Paanan tayo dito para pumunta sa training ground. Ang gusto ko sanang gawin ay mag-ride dito sa MOA na walang masyadong pumapansin sa akin. Yun lang mga dating kakilala ko. So hopefully magawa naman natin yun. Mali nga ako eh, dapat ibang uniform ang sinuot ko. Natin kung mayroong makakilala sa atin. Quiet lang tayo. During this ride, tinetesting ko rin itong Brighton 750. Ang problema, hindi ko naikabit yung heart rate monitor ko kaya kulang yung data field. Pero yung reading niya ng power at saka anong speed, tingin ko accurate naman. And may map function pa siya. Kung naliligaw ka, pwedeng magkaroon ng turn-by-turn direction. Pwede rin na voice navigation. Napaka-high-tech kumpara dun sa dati kong Garmin na computer. Pag may tumawag sa atin na biker dude, kunyari hindi tayo si biker dude. No, testing lang. Pasensya na mga idol, katulad nga nung sabi ko kanina, hindi ko napaghandaan na ganyan yung gagawin ko. Dapat ibang uniform yung sinuot ko, kaya naman ay ibang bike yung ginamit ko, or both. Pero sa uniform malamang, Francia ang isuot ko kasi nandito tayo sa MOA, syempre. Team represent, di ba? Di ko alam kung ano iniisip ko dito. Alam nyo kasi, sa totoo lang, napaka-private kong tao. Usually, hindi ako nagsasalita pagka hindi ako kinakausap, lalo na kung hindi ko kakilala. Pero kung matagal na kitang kakilala, yun, maingay ako. Minsan din, namimiss ko yung nagra-ride lang na mag-isa, di ba? Yung walang pumapansin. Yung parang invisible, namimiss ko rin yung mga ganong pagkakataon. Pero yun nga, kasi pumasok ako sa mundo ng YouTube, so siguro it comes with the territory. Pero talagang hindi pa rin ako nasasanay na maraming bumabati sa akin. Kaya madalas, ang ginagawa ko na lang, nag-i-indoor ride ako, nagsiswift ako, tapos naka-smart trainer. At least pag naka-indoor trainer ako, focus talaga yung ensayo natin, di ba? Don't get me wrong, gusto ko rin naman yung may bumabati sa akin, and masaya rin naman ako. Pero minsan, nasasobrahan din talaga, di ba? Minsan, galing ka sa mahabang ahon, di ba? Hingal na hingal ka, tapos may babati sa'yo, tapos syempre, obligado, sumagot ka rin. So yung mga ganong pagkakataon lang. Generally, pag binati ako, pinipilit ko na sumagot. Pero merong mga pagkakataon talaga na hindi ko naririnig na may tumawag sa akin. So, pasensya na lang doon mga idol. Ang sinusubukan kong gawin dito sa ride ko na to ay habulin yung grupo na to para makatutok tayo sa kanila at makatipid tayo ng energy. Dahil nga ang gusto natin ay syempre recovery ride lang or libot-libot lang. So pagka kasi na sa peloton ka, alam nyo naman na makakapag-travel ka ng mas mabilis pero mas mababang energy yung magagamit mo. So hindi ka masyadong napapagod. So habol tayo sa peloton na to kasi hindi ko naman habol na mag-ensayo for today. Sabi ko nga sa inyo, medyo late na tayong dumating. So ang ahabulin natin ay yung susunod pang grupo, hindi yung grupo na dinaanan lang natin ngayon. Ang drawback mo naman sa pagsama sa grupo ay mayroong makakakilala sa atin. Which is tingin ko okay lang naman kasi marami lang tumawag sa atin doon sa first lap pa lang natin. So talagang palpak yung ating plano na hindi tayo magpakilala. So ang gagawin ko na lang para hindi magkaroon ng crowd ay hindi na lang ako hihinto. Kasi usually hindi naman talaga ako humihinto pagka nagmo-MOA ride ako. Pupunta ako dito tapos dire-diretso lang hanggang sa makauwi na doon sa office.
So yun, finally, inabutan na natin yung grupo. Pero sabi ko nga sa inyo, once na nandito na tayo sa grupo, meron na makakakilala sa atin. So let it be na lang kasi ganun talaga. Hindi ko alam, pagsama ko sa grupo na to, nandito pala yung mga dating riders na kasama din natin. Mamaya makikita nyo. Hey, Idol! Idol! Bogi. Sa Joseph. Sir! Kung natatandaan nyo pa yung dalawang video ko dito sa MOA, yung isa yung 100 km ride, kasama ko dun si Joseph. And then yung How to Ride MOA naman, kasama ko dun si Boogie. So timing naman na nandito sila ulit nung nag-ride ako dito. Aside from them, syempre, na-miss ko rin yung mga teammates ko na lagi kong ka-ride dito tuwing Wednesday. Pero unfortunately, wala yung buong grupo noong araw na yan kasi Friday yan nung papasok ako sa office na yan. Syempre, na-miss ko rin sila Ma'am Cathy kasi kasabay ko silang nagte-training sa umaga kasi maaga rin silang dumarating. Tapos yung mga team forma na parang iba na yasa yung team ngayon, sila Allen at saka yung iba pang mga teams na lagi kong nakakasabay ditong nag-e-ensayo. Good morning! Hey, okay, Idol! Woo! We're not ready to have a first team today! Long time? Long time din, ha? Idol, ha? Okay, ha? Joseph, ha? Long time no see, oh. Tutok lang tayo sa kanya. Tutok lang tayo sa kanila. Pero after kong sinabi na tutok lang tayo sa kanila, nanaig yung ating instinct pag nagra-ride tayo sa MOA na laging nasa harapan. Medyo kasi pag nagra-ride ako dito, gusto ko ako yung nasa harapan para ma-ensayo ko ng konti, di ba? Kesa yung tutok-tutok lang. So ganun ang nangyari nung mga first few laps. So naisip ko, parang mali yata, di ba? Dahil recovery ride nga tayo. So ginawa ko, nag-slow down na ako. Then napansin ko, nandun pala sa likod natin si Boogie. So yun, kinausap natin siya. Idol, si Boogie, natatandaan niyo ba si Boogie? Ang payat ngayon ng idol ko, parang pro! Teban, kamusta na? Teban, painom ka naman! Paramdam ka naman! Paramdam ka naman! Nahanap ko yung mga teammate ko, nakita ko ba? Ha? Nakita yung mga teammate ko? Diyan, nandiyan! Edmond yata, nandiyan! Edmond! Si Bay, hindi ako nakakilala. Shoutout sa mga taga-UE na hindi nasama. Dalawa lang kami yung tropa kasi nagsasabi ng linye. Salamat, kaangin na ba yung crowd? Ari! Good day mga idol! Shoutout idol! Shoutout sa Team Pass! Saka sa channel ko, pwede ba idol? Sige, channel ko sa YouTube, Nurse Ciclista, para sa mga health related contents. Champahan din sa idol! Frontliner pala mga idol! Shoutout sa nanay ko, salamat sa bike! Mag-module ka na daw! Grabe! Idol, yung dating tambayan namin, medyo dami nang nakatambay. Dati, kukunti lang nakatambay dito. Ngayon, dami nang nakatambay dito. Hindi ko makakilala. Hindi ko nakabisado mag-ensayo dito. Gina! After a few laps pa, isa-isa ko nang nakita yung mga teammates ko. So, tinry ko silang habulin o kaya naman mag-shortcut ako para abutan sila. Yun din ang isang benefit ng pagra-ride dito sa MOA kasi hindi ka may iwan. Pag naiwan ka, mag-shortcut ka lang o kaya naman ikaw ang huminto, sila ang hintayin mo, di ba? Kaya mas maganda rin talaga mag-ensayo dito sa MOA. Kapag mabilisan din yung takbo, pwede na pag nalaglag ka sa mabilis na takbo, hintayin mo lang ulit sila, di ba? Mag-recover ka, then sabit ka ulit. So, yun minsan yung ginagamit ko na technique pag naiwan ako ng mga pro dito. Uy! Quiet!
Yes, nahanap ko si Book. Andiyan si Book kanina ya. Wala yung ano ha, wala yung kalaban ni Gina, ang mga idol oh. Oo nga, nag-i-ensayo yun. Nag-i-ensayo ba? Pinaghahandaan kaya ta eh. Sa boso-boso. Boso-boso? Ikaw, saan ka? Dito lang. Muwa-muwa lang ano, hindi na kailangan lumayo. Gina lang malakas, Tony, humanda ka na. Hoy, binimate niya ako sa Teresa nun. Oo? Oo nga ano, inahabol ka nun sa Teresa eh. Oo, nakalayo na ako, tapos binigit niya pa, tapos mamaya nirimate niya na ako. Oo. Kala ko ba ride together? Oo. Seryoso ka daw eh. Ah. Eh kasi iniwan niya ako eh, nantay na ako sa taas eh. Talaga? Oo. Oo. Andiyan siguro si ano. Tara, sabay tayo dyan. Ayun si Bok. Ay! Teka, baka nagtataka kayo bakit ko gustong sumabay kay Book. Wala lang naman, parang courtesy call lang din kasi sila yung madalas dito sa MOA. Si Gina, si Book, tsaka sila Boss Lucio, and sila Ma'am Cathy. Pero siya kasi yung pinaka senior team member ng Francia na nandito ngayon sa MOA, kaya gusto ko siyang sabayan. Importante rin kasi yung nagbibigay galang tayo dun sa mga nauna sa atin. Basic courtesy, eka nga. May tornilyo doon sa likuan. Boy! Boy! Boy, may isa namin! Biglang nawala! Okay nga ba? Okay, okay. Sabay lang ako dito. Ayan na, ayan na, mga idol. Next time mga idol, kapag didiretso kayo, huwag kayong kukuha dun sa may inside corner ng U-turn, di ba? Kasi napakadelikado nun. Tulad nito, buti nilang walang nakasuro sa kanya. Kasi kunyari, mayroong newbie na nag-U-turn, di ba? Na kinakabahan sa U-turn. Pwede na yun ang makasuro dun sa tao na yon, and madamay niya yung the rest of the peloton. So tip lang yun mga idol, for the safety of everybody concerned. Mga idol, si Eagle, oh. Saan si Eagle, oh. Ayan, pugad ng Eagle. Pugad ni Rodel Ramirez. Nelson, no? Office ko, office mate ko, mga idol. Kumusta ba? Andun pa ba yung motor ko? Oo! Oh! Andun pa? Okay, buti naman. Andun pa pala yung motor ko, mga idol. Hindi, iwa sa harap ako. Ngayon na ka pa? Oo! Oh! Ah, ganun ba? Saan lang ito nakikita? Saan kami nila, Rodel? Hindi ko lang siya nakikita. Sa likod ko pala, magaling, magaling. Di ba nung umpisa ng video na to, mayroon akong mga pinakitang pictures galing kay Neely360. Hindi ko alam, nandito rin pala siya nung araw na yon at nagpipicture din. Sakto, nandito rin ako. Nung sandaling nag-aero ako at saka nung lumagpas ako sa kanya, nakuhanan pala niya ako ng picture. Ito yung kinalabasan. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel niya, mga idol, subscribe na rin kayo. Lalagay ko sa description sa baba yung kanyang channel. Yeah. Lindol, may lindol. Camarines Norte daw. Bumayo, may bumayo. May bumayo. Nung mga 7:45 na, after medyo makarami ng laps, nagpaalam na rin ako sa mga teammates ko kasi gusto kong tingnan yung dating jetty, yung dating tindahan ng mga bike parts kasi meron akong gustong bilhin. Kaya pagdating dun sa may U-turn sa bandang Conrad, dumiretso ko imbes na mag-U-turn. Papakita ko rin sa inyo yung headquarters ng Team Francia, bale yung building nila Boss Lucio. Tayo sa Gawisay Jetty, mga idol. Tingnan ko lang kung andito pa. Dati kasi, pagka may kailangan akong pyesa, dito ako pupunta sa dulo na to, sa jetty. May mga ba, ano daw, mga naglalatag, mga bike parts. So, tingnan natin kung andun pa ngayon. Ito rin yung office ng Fly Ace. Ito ang headquarters ng Team Francia. Boss, good morning! Boss Lucio. Bike lane na ngayon dito, dati wala yan. Wala na yata. Wala na ang jetty. Dito yung dati mga idol. Wala na ngayon. Nabuild yung building na.
So kung wala na doon, balik na tayo. Dito, dito. Yan yun. Ah, dami na nagbago. Okay, balik, balik. Dami rin nagbago. Hindi ako inaasahang magbabago. So pabalik na ako nito sa office, mga idol. Pero dumaan lang tayo ulit sa MOA for the last time. Dapat ay pagmumotor ako, mapunta ng office. Kaso, naisip ko, gusto ko mag-bike sa MOA. Kaya, bike na lang ang nangyari. Ay, sorry. Cool down na lang. Hanggang 8 tinatanggal na nila ikaw na, no? March ako last na nag-bike dito eh. Tahan ko lang yung teammate ko, sir. Yes, ma. Okay. Hey! Nagatid si Isma. Hey! Ako ng teteng! Hey, anak ng teteng, no? What? Idol! Good day, mga idol! Ding-ding! Woo! Oh my, ngayon lang nakabalik. Yun, no? Good morning, mga US Embassy Riders Group. Sige, sige, ito wala. Sir, ingat. Wow. Day. Oh, side daw, sa side daw, sabi ng mga sikyo. Gilid, gilid. Gilid, time na. Ah, hindi ako nakita. Yan. Selfie stick. Shout out kay Ronson. Gagaw. Shout out kay Oclin, bumili ka na ng bike. Hi, no problem. Yun. Nakapagpa-picture din tayo kay Idol sa wakas. Team Female Cyclist. Hi, shout out sa mga timbang female cyclist, ha? Timbang. At timbang, wow. Timbang. Shout out sa mga timbang women cyclist. Grabe yung pangalan nyo. Dapat ito ako ni Kuya Geng. Ayan ni Geng? Apo. Ay talaga, walang yan na yun. Nagbabike po ba yun? Apo. Salamat kayo. Pati. Ayan. Okay. Diretso na ako, diretso na ako. Bye, Kuya. Bye, bye. Ay, ito, dito, nakainto, pwede. Dito, ayan. Madali, kaya mandi. Ready. 1, 2, 3, God bless. Thank you, Idol. After natin mag-MOA, pumunta na tayo sa office. Pero bago mag-office, syempre maliligo muna tayo sa gym. Meron pa namang oras kasi 8 o'clock pa lang, 9 o'clock yung time namin. While nandito tayo sa office, tingnan na rin natin yung motor ko. Baka mamaya kung ano na nangyari. Aside from the Ninja 1000 na gamit ko, meron akong Versys 650 na naiwanan dito sa office noong nag-COVID. So halos 1 year ko siyang hindi nabalikan. Tingnan natin kung ano na nangyari sa kanya. Mga idol, good morning. Long time no see. March yung huling punta ko dito. Mga idol, nandito na tayo sa gawing gym.
8 pa lang naman, 8:10, 9 o'clock ang pasok kasi shortened period. So, ligo muna tayo, tapos kain, tapos punta na sa office. Tactics. Waterproof, 25 liters. Yan ang lahat ng gamit ko. After mag-shower, iniwanan ko muna yung bisikleta ko dito sa may bike parking. Babalikan ko na lang mamayang 4 o'clock pag uuwian na. For the meantime, punta muna tayo ng canteen bago tayo pumunta doon sa may cubicle natin na excited na akong makita kasi hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya for the last 6 months. Order tayo ng pagkain. Hello, shout out pala sa mga biker dudes fan. Ito, sama ko sa office si Idol. Tuna and rice. Take out na lang. Tayo sa office. Pakita ko sa inyo. So, Idol, ang aking motor. May manong ko dito sa office na ano siya. Na-stranded. Stranded dito sa office. Napakadumi. Patay na yung baterya. Walang yan. Paano yan? Kaya mga idol, namatay na yung baterya. Nagawin ko dito ay ililipat ko ng parking. Dadaling ko dun sa, ano, mukhang ayusin nila to. Lipat ko lang ng parking. Ayan, nilipat muna natin dito sa kasama ng mga motor kasi nagigisa siya doon. Pabalikan natin to, papalitan natin ng gasolina at papalitan ng battery para maiuwi ko na din sa Nueva Ecija. Ito nga pala ang magulo kong office, mga idol. Malinis kanina yan kaso nagtrabaho ko. Ayan, napakagulo. And may dalawang wheelset dito. Carbonation Cycling, shout out. Crowder, shout out. Ito ay gravel. Ito ay climbing. Parehong disc, syempre. Shout out mga idol. So yun mga idol, dito nagtatapos ang aking araw dito sa Manila. Thank you for watching. Pasensya na, napakasimple ng aking office reveal kasi wala naman palang nangyari. Malinis naman yung mga gamit ko at wala namang nagulo. Kung ano yung iniwan ko sa kanya 6 months ago, ganun pa rin yung pagkakaayos at wala namang nawala. Pero may naglilinis dyan on a daily o weekly basis yata. Tapos sinasabon din yung mga upuan para siguraduhin na walang virus na nag-i-stay dun sa may lugar. So wala na tayong gagawin ngayon kundi umuwi na. Pero bago tayo umuwi, daan tayo kay Boss Benny sa Ilaya. Bili tayo ng lumpia. Yung content natin dun sa may race na sinalihan natin last Sunday, hintayin nyo mga idol. Inaayos lang yung konting hindi pagkakaunawaan between the organizer at saka ng isang bayan. Ang pagkakaintindi ko ay IATF approved yung karera kaya kami sumali. And bago at after kumarera, naka-face mask kami mga Team Francia. So abangan nyo yung upload na yun mga idol, malapit na. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please consider subscribing. Please comment, like, and share na rin para mas dumami pa tayong mga biker dudes. Hanggang sa muli! Peace! Shoutout nga rin po pala sa Aguila Cycling Club dyan sa North California. Lalong-lalo na kay Ma'am Rica Enrile and Rod Valencia. Shoutout mga idol, more power to your group. Salamat po sa suporta. Shoutout Boss Ernest, sa Pinoy Ninja, walang mag-motor. Basta kayo dyan sa Downbeat.